Nasunog at tatlong warehouse sa Barangay Potrero, Malabon City kaninang madaling araw. Live mula sa Malabon City, may unang balita si James Agustin. James? Susan, pahirapan yung pag-apula sa sunog sa tatlong warehouse. Dito yan sa Barangay Potrero sa Malabon City. Sa katunayan, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin yung operasyon ng BFP sa ikatlong warehouse na nasa aking likuran. At sa lawak ng sunog ay naging pahirapan niya at naubusan pa ng tubig yung ilan sa mga responding fire truck. Ganito kalaki ang apoy na nagsimula sa isang warehouse ng musical instrument sa Barangay Potrero, Malabon City. Pasado alauna na madaling araw. Sa laki ng apoy, kinailangan pumuesto ng mga bombero sa bubong ng mga katabing establishmento. May mga bahagi ng warehouse ang bumagsa, lalo na yung mga gawa sa kahoy. Maya-maya, nadamay na ang katabing warehouse ng hand soap. Pasado alas dos na madaling araw, gumapang naman ang apoy sa warehouse ng surplus appliances. Mga laman nito, mga piano, mga appliances. Tapos, nadamay yung isang warehouse din doon sa kabila, yung mga hand soap. And then, nung tumagal, na, yung sa dulo kasi, hindi ma-penetrate. Yung Japan surplus, mga surplusan doon, Japan surplus, sa dulo niya, yun ang damay. Mag-alas tres na madaling araw ay patuloy pa rin na inaapula ng mga bombero yung napakalaking sunog sa isang warehouse dito sa Barangay Potrero. Kumalat na ito sa iba't ibang bahagi ng warehouse, kaya naman pahirapan yung pag-apula sa apoy. Naubusan pa ng tubig ang ilang fire truck, kaya ang mga residente tumulong na. May iba namang fire truck kinailangan umikot pa sa Caloocan dahil pahirapang makapasok sa naturang lugar sa Malabon. Ang ginang na ito, napaiyak na lang habang pinagmamasdan ang nasusunog na warehouse. Oh Lord Jesus Christ, stop the fire! I beg of you, Lord Jesus! Kasagsagan ng sunog, ilang residente na naninirahan malapit sa warehouse ang lumikas sa katabing Barangay 79 sa Caloocan. Sa gilid ng kalsada nang muna nila ipinwesto ang mga gamit. Natutulog po kami. Tapos bigla na lang pong yung asawa ko, may narinig kami na sunog daw, sunog, kala namin barangay. Tapos nung, nagtakbuhan na lang kami. Nagpanik po kami sa sobrang laki kagad na sunog. Yun po, ginising lang po kami ng asawa ko. Ayun po, naglikas na po kami lahat, pinagkakatok po yung kapitbahay. Sa pagtatayan ng Bureau of Fire Protection ay umabot sa 15 million pesos yung initial damage cost sa structural pa lamang yan sa sunog sa tatlong warehouse dito sa Malabon. At sa mga oras na ito, Susan, ay mahigit limang oras na ay nakataas pa rin sa ikaapat na alarma yung sunog. Yung muna-unang balita mula rito sa Malabon, James Agustin, Buong Puso para sa Pilipino.